What's up? Lakas na na. What's up, people? And yun, today may papakilala tayong bagong JCRAFT guitar series. In line ito sa classic guitar series ng JCRAFT. And Jolly Music has been always approachable and sobrang bait nila sa atin. And as you can see, lagi tayong nagde-demo ng mga gitara from Jolly Music because... number one, it's affordable. Number two, it's decent. And number three, you can play and rock it out live stage or recordings. Ayan. So now, pinadalhan nila tayo ng prototype. Prototype pa lang to. It's not the the finished product. So, yung finished product is, syempre, mas upgraded. Ito pa lang yung pinapakita nila sa market just for you to, just for us to have an idea na, oh, okay, ito pala yung pinapakilala nila next month darating. So, yeah. This guitar is Jazz Master inspired. So, it's not a Jazz Master. Inspired lang siya doon. Number one is siguro sa pickups. Napapansin naman natin yung pickups. Hindi ganito lagi yung Jazz Master. And the body, it's not fully big enough for a Jazz Master. So, siguro 3/4 size siya ng Jazz Master. And, yeah. So, yes, this is the JCRAFT Classic G-1. G, as in G, God, Guitar 1. Ganon siguro. Hindi ko alam kung ano yung G means eh. Siguro, guitar. Yun. And, yeah. Details with this guitar is offset body. And kung makikita nyo yung pickups, yung bridge, yung gara. O, diba? And then, pickups are tele and humbucker. And it has a tone and knob. Ang gara lang kasi black ang kulay ng ano. So hindi mo kung nasa malayo ka hindi mo mapapansin saan yung volume tsaka tone and also the bridge. Parang sobrang linis lang niya tignan. And sa prototype lang siguro to, pero sa prototype parang naka matte finish yung yung kulay na ng body. And pick guard, yung black na nakikita niyo is the pick guard. And sa body shape naman yung contour, well, nagkaroon kasi ako ng Jazz Master, so I forgot how paano talaga, pero yun nga, sabi nga ng may-ari, it's inspired. So syempre kakaiba talaga yung body niya from a Jazz Master. And may rest part siya dito sa likod. So masarap, hindi ka na mahihirapan mag-arm gamitin yung dito mo, yung part ng body mo. And 22 frets, and napapansin nyo walang inlays dito, walang markers, and all you had is this one. So dito sa likod. So sa mga sobrang galing na talaga mag-gitara and professionally magaling talaga, so hindi na nila need na tumingin ng fret marks dito. So which is cool kasi malinis lang tignan talaga yung fretboard. So fretboard is rosewood and maple sa likod. Bango. And yung tuning pegs are color black. Yan. And yung pinakabago ngayon sa JCRAFT is they already made their own headstock. So lahat ng headstock ng JCRAFT ganito na. So yung iba sinasabi pangit daw, para daw ano. Eh sa akin naman it doesn't bother at me at all. Kasi sobrang gara naman niya eh. Kasi ayan para siyang tele na di ko masabi parang TV na tele or yeah. Pero sa akin lang yun, hindi galing sa kanila yun. And yeah, sa akin okay lang ako sa headstock kasi hindi na, at least hindi siya masyadong, 'di ba, pag nabangga hindi malaki yung madali mo lang iikot-ikutin. 'Di ba? 'Yun naman yung maganda pag maliit yung headstock, hindi masyadong, 'di ba? Hindi masyadong nababangga. Mas madali lang ganun, 'di ba? And ano pa ba ang bago dito? Ah, 'yun yung tawag nito. Yung saddle, kulay black. Kulay na naman. Kulay black. So, ayan. Malinis lang talaga siya tignan. Ayan. And I don't know kung anong pang ibang color or ibang type of colors ang ilalabas. Pero for sure, may black. And, wow. Dito pa lang sa puti, magara na siya. And,
yun, yung likod niya, yung likod din niya, yung string through, is parang teletype. Yung telecaster type. So, yeah. All in all, let's check the sound. Kasi parang 5 minutes na. Ayan. So, try natin yung sound. So, ngayon, gumagamit lang ako ng Helix as my amp and cab simulator. So, naka Vox type amp ako with reverb. So, neck position. So, by the way, hindi pala to sinet up. So, tinono ko lang. Now, let's try the middle position, which is these two pickups. Mas ma-tone. Ngayon yung humbucker. Wow. Oh, yeah. First impression, wow. Bakit sila gumawa ng ganitong gitara ngayon? Bakit hindi dati? Kasi, 'di ba, affordable kasi yung gitara and the JCRAFT guys really did their assignments already. Napapagan sa murang presyo, mas papagandahin pa natin 'yan. O, 'di ba? So siguro yung mga bagong generations ngayon or yung mga hindi pa nakaka-afford bumili ng gitara na yung mga syempre mga gusto nyong brands, mai-enjoy nyo ngayon dito sa JCRAFT. Yan no? Lagyan natin ng drive. So nilagyan ko lang ng protein. Tele or this neck pickup. Ayan. Middle position. Bridge. Ah. Oh, gara. So, lagyan natin ng delay for solo purposes. So, naka-neck to. Ah. Middle. Lagyan pa natin ang drive. Nangalawang na. Man, I could do this all day.
Boom. Oh my god, nag-i-enjoy ako. Last clean type. Siguro chorus. Ah! Mm! Okay, kayo. Kumusta sa inyo yung tunog? Men, ako kasi naka-monitor out ako, so nag-i-enjoy ako dito sa sarili kong kwarto. And, yeah, tone-wise, ayan, hindi ko pa in-edit yung, ano ko, yung setup ng board ko, but tone-wise, ano siya, sumang-ayon siya dun sa setup ko for Strat. Sarap. Ang ganda niya. So prototype pa lang to, hindi pa lang to yung ano, yung pinaka final product. So yung isa lang kasi na napansin ko sa prototype, syempre. Sorry, wala. So ang napansin ko lang talaga dito sa prototype is ayan, maingay yung linya. Hindi pa siguro siya naayos kasi prototype pa nga. So if ever ganito din yung magiging problem sa ilalabas, well, paano niyo lang palagyan niyo lang ng basta yun. I-comment niyo na lang yung dilaw. So ipapaano niyo na lang yung sa loob para mawala yung ground. Pero yes, again, it's not a problem kasi naka-tele or naka-tele pickups siya. So maingay talaga. And yeah, with the humbucker, wow, very, very sarap. Yan, sarap. And yung string feels niya, hindi masyadong mataas. And, ayun. Sana nagustuhan niyo yung demo and sana makagawa tayo ng ibang video using the guitar playing through a song. Kasi for now, pinapakilala pa lang natin siya sa inyo. So, hindi pa siya available. Ang pwede niyong gawin is mag-ipon muna. So, by next month or this month, lalabas siya. And, yeah. Yun na. Ipon na. Mag-ipon na kayo. Okay? So, ingat kayo palagi and next video tayo ulit. Pag nakalipat na ako sa Cavite. And yun. Ingat kayo and don't forget to drink your water. God bless you.